Alam niyo ba yung perfect bite? Eh, ito yung perfect bite. Konting kanin. Lagyan niyo ng gata. Tapos sealing green. Ito ang perfect bite. Ang tindi. Ah! Po! So paano? Tuesday na! Another episode na naman ng Champa Tuesday! Ang lulutuin natin ngayon, napakasimple lang. Napakadali lang. Mahirap to sa iba, pero para sa inyo, pinadali ko na. Ito ang Bicol Express a la Champa. Kaya, ang tawag ko dito, Champa Express. Ito lang yung mga ingredients na kailangan nyo. 2 pounds ng pork belly. Ay, naulog. Tanglad. Spring onion. Sibuyas, bawang, sili. Depende sa anghang na gusto nyo kung gaano karaming sili ang ilalagay nyo. 400 ml ng coconut milk. 2 cups yon. 1 cup coconut cream or yung kakang gata. At 2 tablespoons ng shrimp paste o yung bagoong. Tara, simula na tayo magluto. Bago pakuluan, huhugasan muna natin tong karne. Pag mainit na yung tubig, ilagay nyo na tong mga aromatics. Tapos ilagay na din tong liempo. Tapos salt and pepper. Ito optional lang. Lagyan nyo ng pork cube. Pampa-enhance ng liempo. Para ma-enhance yung lasa. Papakuluan natin to ng 20. Tama ba sinabi ko? 20 to 20. Papakuluan natin to ng 20 to 30 minutes. Or hanggang sa lumambot na yung liempo. After 30 minutes, pwede na to. Sigurado, malambot na tong pork belly. Pwede nang hanguin. After ko pakuluan, ipapat dry naman natin to bago ko prituhin. Ang gagawin ko dito guys, yung kalahati, piprituhin ko, yung kalahati, isasama ko sa gisa. Patuyuin lang natin ng konti. Ito yung iba. Ihiwain ko lang to sa maliliit, tapos isasama ko sa gisa. Nagpainit lang ako ng pan, tapos maglalagay ako ng konting avocado oil. Konti lang kasi yung pork belly, magmamantika yun. Ganyan lang ka konti. Tapos ilalagay ko na tong pork belly. Pipirituin ko lang to ng konti. Eto guys, importante to ha. Ang purpose nito, kaya ako piniprito yung pork belly para maprito yung pork belly. Kapag ganito na yung itsura ng pork belly, pwede nyo nang hanguin yan. Yan.
Tapos itong mantika, babawasan ko lang ng konti yan at magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Ready na, magisa kayo ng sibuyas. Tapos isunod nyo na itong bawang. Tapos sinasama ko rin sa gisa itong sili. Pero hindi ko nila lahat, kalahati lang. Mamaya isasama ko yung iba para medyo may crunch ng konti yung sili. Ang ginagawa ko dito guys, dito sa sili, inaalisan ko ng buto para hindi siya masyadong maanghang. Tapos, sinasama ko sa gisa itong bagoong. Or yung shrimp paste. Lutuin nyo lang maigi itong bagoong guys. Konting bagoong lang ang nilalagay ko guys ha, kasi hindi naman binagoong ang baboy itong niluluto ko. Yung iba naglalagay ng asukal sa Bicol Express. Pero ako kasi ayoko. Pero kung gusto nyong maglagay, maglagay kayo. Malalaki na kayo. Kapag naluto na maigi itong bagoong, ibalik nyo na itong pork belly. Guys, ulitin ko ha, version ko to, kaya huwag kayong magagalit. Kung gusto nyo, magluto kayo ng sarili nyo. Pero promise, pag natikman nyo tong version ko ng Bicol Express, baka ito na yung lagi nyong lutuin. Tapos, ilalagay na natin tong coconut milk. Haluin nyo lang sandali. Lagay nyo sa low heat. Lagyan nyo ng konting-konting paminta. Ayan. Tapos, lulutuin pa natin to ng mga 10 to 15 minutes. Hanggang sa magmantika yung gata. After 15 minutes, pwede na to. Yan, luto na yung gata. Tapos, ang ilalagay naman natin ngayon, yung natirang sili. Lagyan natin lahat yan. At yung coconut cream, or yung kakang gata. Kapag nilagay nyo na yung coconut cream, huwag nyo nang tatakpan para hindi mamuumuo. Tapos, lulutuin pa natin to ng mga 5 to 10 minutes. So after mga 7 minutes, haluin nyo lang konti, tapos pwede na to guys. Gusto nyo, lagyan nyo rin ng sili. Then that's it. Prituhin na ngayon natin yung natitirang pork belly. Siyempre, always avocado oil ang gamit ko. Guys, ito optional lang ha. Pampasarap ng pork belly. Bago nyo prituhin, i-coat nyo muna sa Maggi seasoning. Maggi, baka naman. Kung trip nyo lang. Pero kung hindi naman, budburan nyo lang ng asin, pwede na yon. Pero ako kasi, ito yung pampasarap ko pa sa liempo. Ganito lang gagawin nyo, ha? Okay? I-coat nyo lang maigi. Ayan. Magkabilang side. Ayan. Tapos ilagay nyo na.
Okay guys, kapag ganyan na yung kulay, pwede nyo nang hanguin yan. Napakabango. Tapos guys, ito, chachap-chapin ko naman ngayon yung liyempo. Napakalambot. Ang bango. Grabe. Tara, plating naman tayo ngayon. Guys, tikman na natin ang Chamba Express. Alam nyo ba yung perfect bite? Eh, ito yung perfect bite. Tignan nyo to ha. Konting kanin. Ayan. Lagyan nyo ng gata. Tapos sealing green. Ayan. Ito ang perfect bite. Ang tindi. Ah! Po! Ang tindi talaga nito. Teka muna. Alam nyo, ibang level ng sarap to. Tama yung anghang. Ang sarap. Ang tindi. Kung ako sa inyo, kung napapanood nyo to ngayon, tumakbo na kayo sa palengke. Mamili na kayo ng mga kailangan nyo sa Chamba Express. Talaga, ibang level to guys. Isa pa oh. Oh. Ang sarap. What? Alam nyo, para talaga to sa BNN ko eh. Kasi binigyan ako ng magandang asawa. Siyempre, bibigyan ko sila ng masarap na Bicol Express a la Chamba. Mm. Walang halong biro, napakasarap talaga. Tsaka diba, ang dali lang lutuin? Guys, don't forget to subscribe, like, and comment down below kung meron kayong mga ulam na gusto nyong chambahan natin. Mag-comment lang kayo, kahit ano yan, chachambahan ko yan. O paano? Next week ulit. Ay, halimutan ko.